7 kagabi dumating ang eroplanong sinasakyan ng Paris Olympic team sa Villamore Air Base sa Pasay City. Pagbaba ng eroplano ng Pinoy athletes, binigyan pugay sila ng ilang opisyal ng gobyerno, mga kapwa manlalaro at kani-kanilang pamilya. Dala ni na bronze medalist Nesty Peteso at double Olympic gold medalist Carlos Yulo ang bandila ng Pilipinas pagbaba ng eroplano. Dito ay personal silang sinalubong ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Lisa Marcos. Sa kanyang talumpati, pinasalamatan ng Pangulo ang mga atletang Pinoy sa kanilang ibinigay na karangalan sa bansa. And it is the honor is mine, the honor is ours to be able to welcome you such such achievers who have kumbaga sa pinapaganda ninyo at pinapatingkad ninyo ang pangalan ng Pilipino. Kada Olympian ay binigyan ni PBBM ng 1 million pesos. Tag 2 million pesos sa bronze medalist na sina Nesty Peteso at Ira Villegas at 20 million pesos para kay Yulo bukod sa Presidential Medal of Merit. Tig 500,000 pesos naman ang matatanggap ng mga coaching staff. Tinanong naman ng Pangulo ang mga atleta kung ano pa ang maaaring maitulong ng pamahalaan upang mapalakas ang Philippine sports. So, I ask all of you to tell us, what is it that you need? Saan kayo, nung sa pag-training ng mga atleta natin, saan kayo nahirapan? Ano hindi ninyo magawa na maitutulog namin? You tell us. And hopefully, if we really work together and start to prepare. Binigyan pagkilala naman ni Yulo ang kanyang mga kapwa manlalaro na nagsakripisyo para sa international competition na ito. Sa lahat po ng atleta po, sobrang proud po ako na pinaglaban po natin, binigay po natin yung best natin sa lahat po. Dugot pawis yung inalay natin. Umaasa naman ang coach ni Yulo na si Allen Aldrin Castañeda na lalong pagtutuunan ng pansin ngayon ng pamahalaan ng gymnastics. Siguro i-prioritize na nila yung gymnastics. So maraming sumusuporta sa amin yan. Matapos ito ay magpapahinga muna si Yulo ng ilang buwan bago maghanda naman sa kanyang muling pagsabak sa 2028 Olympics. Nangako ang Golden Boy na paghahandaan niyang mabuti ang kanyang susunod na laban. Of course, meron pa po akong isa pa pong Olympics sa 2028. Paghahandaan ko po yun na mabuti at magpapractice pa po ako na maigi pa. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.